الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا حيث قال محكمة تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لهذا المقول أتى سلامة مرة لما أسأل الله سبحانه وتعالى أتي شان بريه وسلامات at bihintid tayo ay humingin ang pangandungan sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Tunay na ang sinuman na Kanyang iligaw wala makapaggagabay sa Kanya at ang sinuman Kanyang gabayan ay wala makapagliligaw sa Kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sa bahin maliban lamang sa Kanya at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay Kanyang unisugo at propeta na ipinadala sa lahat sa para sa lahat ng sangkatauhan, para ituro ang tanong pagsamba at pagkilala sa nag-iisang dagin at tapapagpagkaan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa naman napakadakilang Jum'ah at napakagandang topic na nais natin ibahagi sa pagkakataon nito, inshallah. As much as possible, gusto kong i-short that dahil alam mong nabitin kayo sa mga interviewan naman ninyo, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Ang topic na ito ay umiikot naman sa dalawang hadith. Dalawang hadith. Ang paksa na ito ay ito ang mainam ika nga beneficyo kainaman na hindi kailanman matatagpuan ng mga Hudyo at Kristiyano. At lalong-lalo na ng mga wala sa pananampalataya na tinahak ng mga propeta. Ang beneficyo na ito, mga kapatid, ay hindi maibibigay sa hindi mananampalataya. Ang beneficyo na ito, ang gantimpala na ito, ay para lamang sa iyo na mananampalataya na bumikilala sa nag-iisang dagin at nakapaglikha. Ang beneficyo na ito ay nagmula sa bibig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito yung ating tatahakin at sabihin natin ipapaliwanag inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay mayroong dalawang hadith na binanggit at sinipi ang nakutba kanina, rahimahullah, na kung saan ay lahat ng hadith ay nagmula kay Abu Hurairah. Ang nag-narrate ng hadith ay si Abu Hurairah na parehong authentic hadith na naitala ng isang Muslim na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa sa mga hadith na ito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, as-salawatu al-khamsu wal-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun mabaynahunna idajtunibal kabair. Idajtunibal kabair. Papaliwanag natin yan. Sisiyasatin ang hihimay-himayin natin yan. At pakinggan nyo yung siya subhanahu wa ta'ala kasi lahat ng ito ay mayroong beneficyo, mga kapatid. Dahil ngayon nyo lamang matututunan, ang iba dito, siguro first time na marinig kung ano ang beneficyo na ito na kung saan ginagawa natin ang pang-araw-araw ito na hindi natin alam kung ano ang benefits. At of course, karapatan mo na malaman ang iyong sahod kapag ikaw rin nagtatrabaho, di ba? Subukan mo magtrabaho na walang sahod. Hindi ka magtatrabaho, di ba? Hindi ka mag-overtime kung alam mo na overtime na yun ay walang matutunguhan. Nag-overtime ka dahil bagay tayo, alam mo at mayroon kang inaasahan na mayroon kang kadang gantimpala o sahod na yun. Di ba? Mag-coursing ka dahil alam mo yung sahod. At the same time, similarly, kapag tayo gumagawa ng kabutihan para sa ating dakilang nakapagliha, hindi niya tayo binibitin. Hindi niya tayo binibitin, maliban na lamang na sinasabi niya at ang particular kabuting gawain at pag ginawa mo ito yung magiging gantimpala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, tatandaan natin na, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya na dakilang nakapagliha, ay tunay na hindi siya nagbibigay ng hindi makatarungan sa atin sa kanyang mga nalikha. Ang ibig sabihin, lahat ng ating mga ginagawa tinutukbasan ng gantimpala. At ang gantimpala na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay makukuha natin sa kapinang buhay. Maaari
ipalasak sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala na yan dito sa iba mong lamon. Pero ang ultimate na reward ay sa kabilang buhay. Bakit ba tayo gumagawa ng mabuting gawa dito? Dahil para sa kabilang buhay. Dahil alam natin na mayroong paraiso. Ginagawa ko ang mga pagsamba. Nagpapakahirap ka sa pagsunod sa kanyang mga obligasyon na inatas sa iyo. Bakit? Alam mo na ang iyong patutunguhan ay walang iba kundi ang gantimpala. Alam niyo ba ang mga tao na hindi naniniwala sa kabilang buhay? Hindi naniniwala sa kabilang buhay? Hindi naniniwala sa tinatawag na araw ng paghukom? Hindi naniniwala sa tinatawag na paraiso ng impyerno? Ayaw na rin maniwala? Kaya nga, ang tingin mo sa kanila, obserbahan mo, hindi sila nagpapalinsahan sa paggawa ng kabutihan. Wala silang pakialam mayroong masaktan na walang masaktan. Kasi bakit? Wala silang pinagtagot na naparusa kapag ikaw ay nakasakit ng tao o din naman kayo nagawa ka ng kasalanan. At hindi sila gumagawa ng mabuti kasi bakit? Dahil hindi nila alam na mayroong nagtimpala sa tinatawag ng kabilang buhay. Tayong mga Muslim, alhamdulillah, sinasabi sa atin na ito yung magiging gantimpala mo kapag ginawa mo ito. Basta as long as ginawa mo ito para sa kanya. Hindi mo ito gagawin para sa sino man, kundi para sa kanya. Gagawin mo ito para sa kanya ikanunugod. At narinito na yung mga partikular ng mga gawain na kapag ginawa mo ito, ganito ang gantimpala. Sinabi sa Rasulullah, as-salawatul khams. Una-una sinabi niya, as-salawatul khams. Ang limang beses na obligadong pagdarasal. Ang limang beses na limang beses, yung tinatang 5 times a day prayer. Alam natin yun, meron tayong Maghrib, meron tayong Isha, meron tayong Fajar, at meron tayong Dhuhr at saka Asar. Yung limang beses na obligado sa sino man sa ngala na siya ay isang Muslim at mananampalataya, ano man ang katayuan niya sa buhay, mahirap man siya, mayaman man siya, walang trabaho, tangan, o merong trabaho, pag dumating ang oras ng obligadong pagdarasal, dapat nang isang katuparan ito. Pag sinabi obligado, hindi niya pwedeng pabayaan. Hindi niya pwedeng talindan. Pag sinabi obligado, merong kaakibat na parusa kapag hindi niya ginawa. Alam, parang sasasakot pa nilang ba? Okay? Halimbawa, ang poder niyo, at ito ang protocol ng ating kumpanya. Kapag hindi mo ginawa, anong sunod sa pamamantayan ni Kata? Pa, sabi natin ang rules ng kumpanya na yun, anong gagawin ko sa'yo? Malis ka sa Pilipinas. Wala kang kwenta. Okay? Nagagalitan kita. Parurusahan kita. O anumang parusa na nararapat sa'yo. Bakit hindi mo sinunod ang obligasyon? At ang obligasyon ng mga trabaho, at hindi ka ng trabaho, hindi ka masasawuran kita. No way! Saka ko sa'yo sulapte. Hindi ka magsasawag sa'yo, magsasawag ka na wala kang trabaho. Nangangahulugan naman na merong kaakibat na parusa sa araw ng paghukom kapag hindi mo tinupad ang obligasyon mo sa dalilang tagapaglingha. Hindi tayo nilikha ng dalilang tagapaglingha para magpakasasa sa tanatong nakaginawa at tandaan natin yan. Likha tayo ng dalilang tagapaglingha para sambahin siya, ang ibig sabihin ng pagsamba, sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. At iwasan ka ng kanyang mga ipinagbabawal. So ang limang beses na pagdarasal, obligado sa atin yan. Obligado sa atin yan as long as ang isang Muslim na lalaki at babae dumating na sa tamang edad. Malinaw? So, ano bang benefit sa huli? Pag ganyan pa siya, may tinatawag na atat. Okay, ang limang beses na pagdarasal, yan ang una na binanggit niya. Pangalawa, wal jum'atu ilal jum'a. Ang dalawang jum'a, ang isa sa pagitan ng isa pang jum'a. Alam mo yun? Yung dalawang jum'a. Alam mo, jum'a ito, pangalawang jum'a sa pagitan nilang dalawa. At alam natin ang Jum'a. Ang Jum'a, another obligation ng mga kalalakihan Muslim. Ibig sabihin nyo, yung tinatawag na pagdarasal ng Friday yung kanina, na kung saan obligado sa mga Muslim na lalaki na hindi mga traveler, na hindi naggalakbay. Mga dwellers, pangalan natin sa isang lugar. Katulad natin, dwellers tayo, we're not a traveler anymore. Malinaw? So, obligado. Obligado mong tinatawag na isa katuparan ng limang tinatawag na sa itong Jum'a. Anong gantimpala mamaya? Masyado tayong atat. Ang mahalaga, mabihis sa pagdarasal, pangalawa, meron tayong tinatawag na sa pagitan ng dalawang Jum'a. Okay, tayo, yun ang ano natin, isa sa mga shiarol ng Islam, isa sa mga tinatawag na slogan ng Islam ay ang Jum'a. Na kung saan sa mga Kristiyano, yun yung Saturday. Diba? Sunday. Sa mga Hudyo ay Sabado.
Hudyos na nasabat sa kanila, at sa atin para maiba is Friday. Friday. At of course, sa mga Crusade, Hudyos niyo, hindi sa kanila pumunta na simbahan pang Sunday. Kayo, alam ko, karamihan dito ay mga baligis na. Huwag niyong ikaila. Out of 100 na mga non-Muslim na mga Christian, ay at least isa lang doon na pumunta ng Sunday doon sa tanatawag. Swerte kong isa. Halos lahat doon hindi pumunta. Aminin ninyo, hindi kayo pumunta ng tanatawag ng Linggo. Usually, pumunta na ito ng mga matatanda, mga manang, mga babae. Pero mga kalagyan, doon. Isa pa. Wala talaga. Di ba? Mas busy pa sila doon sa pag-iinom, umama pa nag-inom na. Mukhay pagsusuga, lalo pa man, mga ginagawa. Di ba? Hindi obligado sa kanila na magdasal sa araw ng Yahud. Pero sa isang Muslim, obligado kang magdasal ng Salatul Juma na katulad kanina kapag lumating ng Juma. As long as may kakayahan, meron kang tinataw na ito, walang hassle ikan. Yun ang mga kapatid. Pangatlo na pinagin, Ramadan. Sa isang Ramadan, sa isa pang Ramadan, ibig sabihin sa pagitan ng dalawang Ramadan. Alam natin, malapit ang Ramadan, Allah mabalik ng Ramadan. Naway, iparating sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala nang mapayapa ang buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, sa pagitan nito, ng dalawang Ramadan, at ang Ramadan, another obligation. Lahat ito obligation ng kapatid sa panan, lahat ito ay wajib. Obligado gampanan ng mga Muslim, babae man o lalaki na meron kakayahan. Ramadan na Ramadan, ibig sabihin sa Ramadan, alam natin buwan ng Ramadan, ilang natin ang buwan talaga? Sha'ban, after that is Ramadan. Mayigit isang buwan na lamang ang natitirang mga Ramadan na. Ibig sabihin, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Inshallah, darating sa subject na yan. Now, ano ang tinatasol? Meron tayong tatlo. Anong nagtimpala? Mukaffiratun mabaynahun. Ibig sabihin, ang gantimpala ng imang beses na pagdarasal, ang gantimpala sa pagitan ng dalawang Jum'ah, ang gantimpala sa pagitan ng dalawang Ramadan, mukaffirat. Mukaffirat ang ibig sabihin, nakapagpapawala, nakapagbubura sa pagitan ng mga ito, okay? Ng mga nabanggit ika nga ng mga pagkakasal. Ibig sabihin, doon sa limang beses na pagdarasal, every obligadong pagdarasal, subhanallah, yung limang beses, for example, ano tayo ngayon? Alipa tayo, asar, di ba? Sa pagitan ng asar at saka maghrib. Sa pagitan ng maghrib at saka ng isya. Sa pagitan ng isya at saka ng tinatawag na fajar. Sa pagitan ng fajar at saka ng tinatawag na dhuhr. Sa pagitan ng dhuhr at saka asar. Sa mga pagitan ng mga iyan, mukaffirat, nakapagpapawalang bisa, nakapagpapabura ng mga pagkakasala ng isang tao. Nakapagbubura ng mga kapatid. Wallahi! Walang sino man na makapagbibigay ng ganitong benefisyo maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sino man ang kayang magbigay ng ganitong gantimpala at privilegio maliban lamang sa dakilang at nakapaglikha. Ang isa may punong-puno ng gantimpala, ang isa may punong-puno ng biyaya, ang isa may punong-puno ng kabutihan, subhanallah. Punong-puno ng kabutihan, mga kapatid, sa palapalatay sa tayo. Bakit sinabi na sa mabay na hunna? Bakit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng bawat pagdarasal? Bakit? Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nagkakasala every single minutes, every single hour, every single day. Parang ano yan ah? Sa lyrics lang yan. Mali na? Okay? Every minute, every single day. Nagkakasala tayo. Huwag mo nang ituloy. Okay? Ibig sabihin nga kapatid, subukan natin, nagkakasala tayo. Halimbawa, nagsala tayo ng Juma ngayon. Huwag mong sabihin, hindi ka nagkasala. Hanggang sa lumating yung asar. Lalo pa kaharap natin Facebook. Lalo pa kaharap natin, eh, walang ibang muna tinatawag na ano nakikita sa Facebook, puro fitna. Nakaispagitin pataas pagitan ng pababa. Subhanallah. Na minsan ikaw ay nagtatamasa sa pamamagitan ng ano, pagtingin doon, na pala lang ang nakakaalam. At nilikes mo pa talaga, astagfirullah. Malina? Pinusuan pa talaga. Okay? Nakita ka lang na spaghetti pataas pa lang, pagitan ng pababa, pinusuan. Huwag mong sabihin na mabuting gawain nyo sa talina dahil nagtakapaglikha. No one can say that. No one can tell that. Nasasabihin mo na yun ay mabuting gawain na wala kang ginawang masama sa harapan ng dahil nagtakapaglikha. Kapatid, yung ating mata, every time nagkakasala yung ating mata, yung panagin mo saan mo pinakinggan, yung ginagamit ang yung tanatawag na pandinig. Alam lang Allah subhanahu wa ta'ala, alam na kinatakapag ikaw ay mahina, marupok, madaling matukso, alam na yan. Subhanallah, nilika, wakulat ang insano, wa'ifa.
Tunay na nikhan ang tao na ito ay mahina at marupok ang tao. Madaling magkamadaling na natawag na sabihin natin na ano yun? Mapukso ang tao. Mapusok ang tao. Masaya, magudoy. Malinaw. Madali siya tinatawag na maakit sa mga bagay na kung saan ay di ka nais-nais. Yun ang tao marupok ang tao kapatid sa panampalatayas na. Dahil sa kanyang kahinaan. Dahil sa kanyang alam ng Allah na magkakasala ka, mayroong tinatawag na remedy. Subhanallah. Hindi mo napapansin yung beneficyo nito. Mayroong remedy para mapatawad ka lang sa kanyang pagkakasala. Sa pagkakasala mo sa kanya. Merong remedy. At ang remedy na ito, yung pagdarasal ng ibang beses. Subhanallah. Kaya pagdating ng asar, pagdating ng asar, di ba nagkasala ka sa pagkita ng dura, sa kanakasal, nagkasala ka. Ayon sa pamamagitan ng mata, sa pamamagitan ng tainga, sa pamamagitan ng kamay, sa pamamagitan ng anumang bahagi ng iyong katawan. Maging ang kaisipan mo, maging ang pag-iisip mo ng kakasala. Subhanallah. Kaya pagdating ng asar, nagsala ka ng asar. Lahat ng nun ay bubura. Nabubura, inshaAllah. Nagdala ka ng dasal, na tinatawag na ano? Ng asar. After ng asar, andiyan naman si Shaitan. Lumapit naman si Shaitan. Binulungan ka naman si Shaitan. Doom. Okay? Manood ka ng movie doom. Kumagat ka ngayon doom. Okay? Okay, doom. Punta tayo doon sa ano doom, mga sok. Ayan, sok. Alam natin na kung ano yung tatawag na sa market. Andoon yung mga maghahalang babae sa kanilang lalaki. Buti ka, alhamdulillah sa Saudi Arabia, medyo na-eliminate pa yan eh. Kasi ang iba ng kanikap. Paano yung mga nakalikap dyan sa Diyatalo sa Rawat? Okay? Sa Cornets? Huwag mo sabihin na maglalakad ka na nakapikit ang iyong mata. Hindi. Okay, isang paningin is karapatan mo yun. Pero tinitigan mo kapatid eh. Nakita ka ngayon, napaka-upo ni Marian Rivera. Okay, hindi ko alam, pinarinig ko lang. Sa malinaw. So, ibig sabihin kapatid dito, kamukha ni ano, ni Jill Loxin, ano pa man? O sino pa man dyan na kilala? Ngayon tinitigan. Huwag mong sabihin ngayon na mabuting gawain nyo sa paningin ng dating katakapan. Maaari sa paningin mo at paningin ng iba, mabuting gawain nyo. Wala ka namang ginawang masama. Pero sa paningin ng dating katakapan nila, ibahin mo. Okay? Ibahin mo. So alam na pala nagkakasala kayo. Kaya nga dahil sa pagkakasala ngayon, meron siyang remedy para mapatawad yun. Magdasal ka ng tanataw ng Maghrib. So yun, pagdating ng Maghrib, lawat na bubura yun. Paninaw? Dahil ako ng Maghrib, dumating sa Shaitan. Shaitan talaga, hindi ka tatantanan. Servisyon totoo lang. Ngayon, 24 oras, hindi ka na tatantanan. At 24 oras, kapatid. Okay? At sasabihin sa'yo, servisyon totoo lang. Sa araw ng mag-group, iya, sasabihin niya, lahat alunod na lumang ako sa akin. Do not blame me. Blame yourself. Okay? I just only doing my job. Trabaho lang. Okay, trabaho niya, ma'am, magbulong para gumawa ka ng kasalanan, pag-sol sa dagilan, tapaglika, at makalimutan na siya. Okay? At hindi kanya finorse niya. Hindi kanya tinatawag na i-force. Gawin mo yan, no? Suggest lang ang gusto niya at kinagat niya. Yun ang shaitan na trabaho ni shaitan ni Satanas. So after nang mag-rim ngayon, nagkasala ka. Okay? Dumating nang isya, nagsala ka. Nawawala yun. Okay? Nawawala yun. After nang isya, nagkakasala ka na naman. Hanggang sa noong natulog ka. Pag natulog ka, wala ka ng pagkakasala. Kahit nakapatay ka na ito habang natutulog, wala kang pananagutan sa batas na nagkilatabag nika. Kasi hindi mo sinadyayan. Pero yung tulog-tulog ka, ibabusakan yan. Paninaw? So kapag ka sa tinatawag na nakatulog ka, hanggang sa nagagising ka, ito ay pinatawas mapagitan ng Fajr prayer. After na po siya, dumating siya sa ita naman. Para gumawa ka, kababalaghan. Subhanallah. Nakagawa ka ng pagkakasala ngayon. Then meron na ng remedy, dumating magpagsala ka ng tulog. Same! Araw-araw, ganun kapatid. Kaya mukhafiratun ba yun? Ngunit, ang beneficyo na ito meron tinatawag na kondisyon. Ang beneficyo na ito, ang gantimpala na ito, na magbumurahin ang mga pagkakasala sa pagitan ng mga ito, anong kondisyon? Idajtunibal kabay. Kapag inilalayo mo ang iyong sarili at hindi ka nakagagawa sa mga malalaking pagkakasala. Yan ang kondisyon. Makakamtan mo yung beneficyo na ito kapag iniwasan mo ang mga malalaking mga pagkakasala. Tandaan natin sa Islam. Sa Islam, mayroong dalawang klase ng kasalanan. Okay, bracket tayo. First bracket, major sin. Second bracket, minor sins. Malalaking kasalanan. The second bracket ay walang iba kundi ang maliliit na pagkakasala. Okay? Ang tinutukoy sa hadith ay ilayo mo ang kabair. Ilayo mo, layuan mo ang tinatawag na malalaking pagkakasala. Ibig sabihin,
yung malaking pagkakasala, kasi alam mo yung mga malalita mga pagkakasala, yun yung mga tarato na shortcomings na minsan yung natin sinasadya, ay nakakasala, nakakapag-ano tayo. Okay, ibig sabihin, maafuan. Eh, yung mga minor sins, yan ay walang sabihin ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Papatawarin, walang duda. Itong major sin na natitira. Ang major sin, yung bracket na ito, ay na mayroon branch. Unang branch, major sin na hindi mapapatawarin ng dami ng takapagitan. Pag nakagawa ka nito, kailan man na hindi ka mapapatawad. Maliban lang kapag ikaw yung nagbalik sa kanan. Okay, ano yun? Yun yung pagsapagtambal ng pagsamba sa kanan. Yun yung shirk. Nag-iisa lang siya, shirk. Ibig sabihin, pag sumamba ka ng maliban pa sa kanya, halas. Ikaw ay nakakumit ng major sin. At impiyernong apoy ka, magpakailanman maninirahan doon kapag hindi ka nanumbalik sa kanya at nagbalikis lang ulit, nagsyahada ka ulit, bago ka mamatay. Pero once na kapag ikaw ay namatay, na iba ang sinasamba mo, iba ang kinikilala ng Diyos bukod sa kanya, halas, impiyernong apoy habang buhay ka maninirahan. Yan ang una. Pangalawa ng malaking pagkakasala, yun yung mga malaking pagkakasala bukod sa shirk. Bukod sa tinatawag na siya. Ang tanong ngayon, kailan ba ikukonsidera? Papaano natin makilala na ang gawain na yun ay malaking shirk? Papaano natin makilala na yung ginawa mo na yun ay kabilang doon sa malaking, sorry, malaking pagkakasala? Sorry. Malaking tinatawag na pagkakasala. Which is major sins. Na hindi doon sa tinatawag na shirk. Sabi ng mga scholar natin, unang-una, ma-identify, makikilala na ang gawain na yan ay major sin. Una, kapag sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o dinamakay ng banal na Quran na ang kasalanan na yan ay major sin. Kapag diniklara, mayroong declaration ika nga, mula sa bibig ni Propeta Muhammad, peace be upon him, at ng banal na Quran o kaya ng banal na Quran na yung gawain na yan ay major sin. We have no rights para sabihin natin, i-declara natin tayo-tayo na mag-declara tayo na yan ay major sin na wala tayong batayan. Una, yan ang pamantayan. Tulad na lamang halimbawa, napakalino na sinabi ni Propeta Masalam, ang sabi niya Al-Kabair, tinanong siya kung patungkol sa major sin. Ang major sin patungkol natin dito yung bukod sa shirk. Ang sabi niya, Al-Kabair, ang malaking pagkakasala, al-ishraku billahi walang duda, al-ishraku billahi, pagtatambal ng bukod sa Allah. Ukukul waliday. Ibig sabihin ng ukukul waliday, yung pagsuway sa mga magulang. Kabilang yan sa major sin. Pagsuway sa mga magulang, ay kira magulang mo, Muslim o hindi Muslim. Sinuway mo sila kapag sila'y nagutos, nang kung ang utos ay kabutihan at hindi magsuway sa damit ng tarapamika. Pangako, wakatlong nafs, pagpatay na may buhay na hindi makatarungan. Pagpasabog. Okay? Pasabogin mo isang para mapatay doon na walang tanatawag na kadahilanan. Walang tanatawag na hindi makatarungan. Wasyahadatu zur at yung witness, pagsasaksi na kasinungalingan. Nagsasaksi ka na, lima, bro. Ani ka, bro. Ikaw ba magsaksi ka sa akin ba? Na, kunyari, ano, yung mudir mo, sinahuran ako. Hindi ako sinahuran. Ayun pala, sinahuran ka. Pupunta kayo ng judge. O ito yung saksi ko. Makasaksi mismo siya na, ano, na tanatawag na, ano, hindi ako sinahuran ng amo ko. Pero totoo, sinahuran ka ng amo mo. So itong shahad, yung pagsaksi ng shahadat, so ikaw ngayon na nagsaksi sa kanya, yung kasalanan ng ginawa mo na yan. Malaking pagkakasala. Shahadat zur. Natawag siya sa English term? Falsification of witness. False witness. Ika na. Maninam? Another thing, isa sa mga nasasalam, ala ko nang binukumbil ka ba eh? Gusto niyo ba malaman, ituro ko sa inyo kung ano yung major sin? Ang sabi niya, talatan. Tatlo. Kalo balay ang Rasulullah, sabi ng mga sahabaw, propeta ng Allah, oo, of course, sabi niya, al-ishraku billahi wa ukil waliden, wa jalasa wa kana magtaki at hakalan, kuluzur. Dito sa narration na ito, yung kasinungalingan, kasabihan. Pagkasabi na sinungaling, sabi nga nila, liars go to hell. Walang duda, sa Islam, talagang, ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Malinaw, hindi mo pwede tinatawag na, walang white lies sa Islam. Sabi mo, mayroong white lies, ang tao lang gumagawa ng white lies na yan. Okay? Of course, ang pagiging sinungaling ay ang kasinungaling na level, mayroon tinatawag na daraja. Mayroon tinatawag na level yan, may antas yan. Depende sa tinatawag na kanyang ginawang pagsisinungaling. At mayroong exhibition na nakalagay sa atin sa sana. Another tinatawag sa kanyang, hindi namin akbaral kabair, ay yan ang atang kajulo waliday.
kabilang sa tinatawag na pinakamalaking pagkakasala, yung isusumpa mo ang iyong sariling magulang. Meron mga magulang na ganyan. Sinusumpa nila ang kanilang mga sariling magulang. Sabi ng mga sahabay, Ya Rasulullah, wa kayfa yal'anu ar-rajul? Wa kayfa yal'anu ar-rajul? Yarjul walidayhi. Hindi matanggap mismo na matanong pag-iisip kahit nagtanong ang mga sahabay, Ya Rasulullah, papaano susumpahin niya ang kanyang mga magulang? Ang kanyang mga magulang susumpahin niya? Hindi matanggap eh. Kaya ba tanggapin na kaya sumpahin ang magulang? Kaya mong sumpahin ang magulang mo? Hindi kaya, kapatid. Kaya tatakay mga sahabay, paano? Paano magsusumpahin niya yung kanyang magulang na hindi man kaya gawin niya ng isang anak? Ang sabi niya, kala, yasubur rajulu abar rajul. Ang pagsumpa sa tinatawag na magulang ay ang susumpain mo yung magulang ng ibang tao. Ito na yung PI. Yung word na PI. Yun ang expression na namumutawi, lalo pa ng mga hindi mga Muslim. Parang si Duterte. Okay, parang si Duterte. Okay. Malinaw. Yung pagsabi ng PI, alam natin yun. Halimbawa, mayroon kang katanatong ng katunggali. But of course, pag may kaaway ka, nagalit ka, kasi mo, PI. PI mo. Di ba? Alam natin yan. Isusumpa mo yung magulang niya. Ibig sabihin, ang pagsumpa mo sa magulang niya ay katulad ng pagsumpa mo sa magulang. Yun yung kapatid. Kaya sa Islam, yung pinagbawal na murahin mo ang magulang niya na bayad, parang pagbinura mo ang magulang, parang minura mo ang magulang. Malinaw? So yun sa Islam. Walang sila na nagtutulad ng mga kapatid, maliban naman sa Islam, subhanallah. At bawal kong gamitin yan, mga kapatid. Meron na expression. Sa Islam, tinuturuan tayo mga ganang expression, ikaw nga. May expression ako sa nakakarag at isunna. O ikaw ay nagaling sa mga uzu bilay na shaitan na rajin. Magpapupo pa sa Allah, laban kay shaitan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Mawala yan. Mawala yan. Hindi yung PI. Hindi yung B. Okay? Hindi yung tinatawag na ano pa man. Okay? Kasi shaitan yan. Shaitan at ang matindi mong kaawa yung sarili mong ego. Ego do ang yung ego do. Okay? Yun ang sarili mo ng kaaway. At pag nakontrol mo yun, mashallah, napakatapa mo. Hindi si Pacquiao, hindi si Pacquiao, sa isa, hindi si Pacquiao. Hindi si Ronda Rousey yung tinatawag na malakas. Okay? Kundi ang malakas sa Islam ay ang nakokontrol niya ang kanyang sarili kapag siya nagagalit. Yan ang malakas. Kasi ang unang kalaban mo yung sarili mo. Okay? Malinaw ba kapatid? Sabihin, kapag nagdeklara ang sunna na yun ay tinatawag na malaki, pagkakasala, malaking pagkakasala. Another thing na pamantay ay may malaki. Malaking pagkakasala kapag sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinumpa ni Propeta Muhammad at sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mayroong term na pagsumpa, la'an, sa kaakibat nung gawain na yun, ibig sabihin malaking pagkakasala na yun. For example, nakalagay sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la'an Allahul washimat, wal mushimat, wal muntasimat, wal mutalafijat. Lilhusni ni al-mughayrati khalqillah. Sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang patatatok at yung nagtatok. So sa Islam, bawal magpatatok at bawal magtatok. Malinaw? Of course, sa mga balik Islam, sa tanatong ng mga balik Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala, wala kayong pagkakasala. Pag nag-Muslim na kayo, sincere yung pagiging Muslim ninyo, inshallah, papatawarin ng Allah yung mga pagkakasala. Ang sabi ng Islam, al-Islam ay yung bumakabla. Ang sino mang yumakap sa Islam at taos puso pagyakap, lahat ng kanyang pagkakasala before. Maging ang shirk, papatawarin ang mamaya. Pati, how much more pagpapatatok? Shirk nga, pinatawag pa pala may pagtatatok. Pero huwag na kayo, after na mag-Muslim kayo, alam nilang rules na kayo magpatatok at huwag kayo magtatok dahil panibagong kasalanan niya. Okay? Malino kapatid? Kasi mga reason, sino mong sabi sa'yo mga kailang, di ba patatok pa ususuyan niya, ganyan, para sa lalaki. Pati mga baniti, pati nga ang babae na patatok. Yan ba pamatay para maging astigan? No way! Malinaw? So hindi yan. Mga ligaw lamang ang nagpapanag gumagawa ng ganyan mga bagay. Mga walang guidance ang mga gumagawa ng ganyan mga bagay. So pag kayo Muslim na, huwag niyo nang gawin yan. Yung magtato at saka magpatato. Sapagkat hindi sinusumpa ng Allah yan. Pag sinumpa ng Allah sa mga tala, ibig sabihin malayo ang sinumang tao sa kanyang tinataw na pabor at sa kanyang tinataw na biyaya at sa kanyang mercy. Okay? Wal muntasimat, ito yung mga babae na sunog ng kilay, sunog. Ibig sabihin, nagbunot ng kilay. Mga babae, nagbunot ng kilay.
Kung babae sinumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dumutan, paano kayo lalaki? Masalang kasumpa-sumpa sa kanya. Mali na kapatid. Okay, so bawal yung sa Islam ang pano ng kilay. Mali na lang ang kilay mo na tungkol hanggang dito. Pwede mo nasipot kung ano yun yan. Kasi nakakano na yan. Okay? So muna na yung wal mo tafal ni Jat. Wal mo tafal ni Jat, ito yung mga babae o lalaki na kung saan ay nagpapaganda sa ngipin. Inaayos yung ngipin na ang kanilang layunin ay para baguhin nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at para magpaganda. Hindi yung pagpapaayos na may dahilan. Dalawang klase ng pagpapaayos. Para magpapaganda, hindi naman kayo para maayos, para makaano siya ng pagmamakakain, ano pa man. Kapag ang pagpapaayos, paglagay ng breeze, paglagay ng tinatawag na ano pa mga bakaldiyan, o sabihin natin tinatawag na ano yung tawag dyan, postiso, na ang kanilang layunin para makakain siya ng maayos, para makapagsalita na siya ng maayos, walang problema sa bagay na yan. Pero kapag ginawa mo na yan, para pag ganyan mo, masya Allah kapatid. Okay? Nakninininyang yung buwanga. Ang yung tinatawag na bibig. Para sa pagpapaganda, para purihin ka ng tao, ipinagbawal yan sa tinatawag na pamatay ng Islam. At inisumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga tao, iniba nila ang tinatawag na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun mga kapatid, pangatong pamatayan. Para may tutulin na ito'y kabayan, kinakailangan ay yung gawain mo'y may kaakibat na parusa dito sa iba mo ng mundo at sa kabilang buhay o kay libingan. Okay? Katulad na lamang, halimbawa, zina, pangangalunya. Alam na, may parusa sa pangangalunya. Okay? O din pagnanakaw, may parusa sa pagnanakaw dito sa iba mo ng mundo. At the same time, yung pag-ihi kapatid na hindi inayos. Ibig sabihin, pag-ihi, ito, napakahalaga ito kapatid, lalo sa mga balikis na. Okay? Kayo'y pagkapagali sa mga kabataan. Kapag kayo'y umihi, huwag na huwag niyong hayaan at huwag na huwag kayong magpabaya sa inyong pag-ihi. Dahil kapag kayo'y nagpabaya, halang sa matilamsikan ang iyong mga balaban, matilamsikan, banda nito, banda doon pati sa pagbuka mo na banda yung ihi. Tunay na ito ay isa sa mga inihahandang parusa at tinatawag na loob ng libingan. Anong sabi natin sa salam? Inna min akbari adabil qabri fi al-bawl. Sirawa ito, waray ito kukulang min al-bawl. Tunay na karamihan sa pinaparusa sa loob ng libingan ay dahil sa kanilang pag-ihi. Dahil sa kanilang pag-ihi. Bakit? Dahil hindi nila iniingatan ang kanilang mga sarili kapag sila'y umiihi. Banda nito, banda doon, kahit ka nagbabandahan. Okay? Kaya nga, alhamdulillah, ang sunnah, dumating ang sunnah para ituro sa atin ang pamamaraan, ang pinaka-perfect way ng pamamaraan ng pag-ihi. Kaya nga, kapag ito ay kaya mong umiihi ka ng nakaupo. At ang pag-ihi ng nakaupo kapatid, kung wala ay kung ating i-discuss yan, kulangan tao sa oras na makaganda ng pamamaraan ng pag-ihi ng nakaupo. Beneficios na ito na physical benefits, health benefits, and at the same time, beneficios na ito na loob na libingan. Malalayo ka sa parusahan niya. Malinaw? Yung pag-ihi ng nakaupo. Pero pag hindi mo kaya, dahil sa may kadahilan, halimbawa ngayon, halimbawa pupunta ka ngayon sa Teletoon Manila, wala sigar, meron sa Teletoon, wala kang sigar, meron tayong nasa, ang anong tao dyan, nasa kanto-kanto naman, upo ka doon eh, makikita ng tao. Siyempre, tatayo ka. So mga ngayon kadahilanan, ay kuhari ka Teletoon Manila. As long as, provided na kinakailangan ay, ingatan mo, hindi mahitulang sika na yung Teletoon ng balakan. Malinaw? Pero kung natin ang sika, hindi mo sinasadya, ugasan mo. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung para sa pagdarasan. Malinaw kapatid? Okay. At iba pang mga bagay na gawain na may kakibat na parusa sa loob ng libingan o kaysa kabilang buhay, ibig sabihin malangit magkakasalayan. Okay, yun ang muna mga kapatid. Pangalawang hadith, bilang panguli, yung hadith na kung saan sinabi, ala adullukum ala mayam Allah bil khataya, wa yarfa bi daraja. Another, nakalaki niya sa hadith, Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi niya, gusto niyo ba, sabi ni Propeta sa salam, gusto niyo ba na iparating ko sa inyo? Adullukum. Gusto niyo ba i-instruct ko sa inyo, igagay ko kayo? Igagay ko kayo sa ano mang pag ginawa niyo ito, ano magagawin sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala? Buburahin ang inyong mga pagkakasala. Buburahin ang mga pagkakasala at hindi lamang yan, wayarfa'u bihi daraja. Iaangat pa ng Allah ang inyong antas. Ito ay isa sa mga pamamaraan ng pagtuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sahaba. Na bagamat alam niya ang kanyang kasagutan, pero sa pamamagitan ng pagtatanong, ay umaagad agad sa kanya, pumapapasok agad sa tanatong na nakikinig. Parang kayo ba okay? Gusto niyo ba na, alam niyo ba na, ano kapatid, alam niyo ba na meron tayong paligsahan at agad din para ay trip to Hong Kong? Uy! Yun ang agad yung mata, uy! Gusto ko yan ah! Very attentive agad yung tao. Okay? Dito, pag sinabi agad na, hindi wala na excited, wala na thrilling. So ganyan kapatid,
So ito yung tinatawag na benepisyo. Anong benepisyo? Buburay mo yung pagkakasala mo, and at the same time, iangat ang yung tinatawag na antas. Sabi ng mga sahaba, of course, mga sahaba pa. Yes! Iwan ko lang sa inyo. Sa inyo ba? Gusto niyo ba? Gusto niyo ba? Sasabihin ko sa inyo ngayon na kapag ginagawa niyo ito, buburahin niyo mga pagkakasala, iangat ang yung antas. Gusto niyo hindi? Kasi kung hindi niyo yung boss ko, abay, tapos na. Uya na. Hindi niyo gusto eh. Gusto hindi? Gusto. Parang wala, matamlay. Gusto hindi. Ayan, maaaring mo natin, okay? Gusto. Sabi mga sahaba, wala yan, Rasulullah. Of course, ang propeta na kama. Sabi niya, okay, ito na ngayon. Isbabul wudu, alal makari. Yan ang muna. Tatlo din to. Isbabul wudu, alal makari. Ibig sabihin ng isbabul wudu, pagiging ganap at kumpletong pagsasagawa at pagsasakatuparan ng wudu. Isbabul wudu. Alal makari, sa kalagayan o sa katayuan o sa kondisyon ng malamig. Okay? Bakit? Ano natin pag malamig ang panahon? Sa Saudi Arabia, pag malamig talaga, lalo ko sa lugar ng Albaha, Abulbunduki. Pag malamig talaga, kapatid, subhanallah, halos mawalan ka ng hininga na sobrang lamig ng tubig. Di ba? Natatry na yan? Pag malamig na panahon, naliligo kayo, hindi ka naliligo. Mayroon din ka tayo kapagligo, di ba? So, kapag sa panahon ng taglamig, pag ikaw ay sinikapan mo magtinatawag ng mga sabi natin magbudo, at ginawang ganap mo ang pagbudo ng maayos, yun ang tinutukoy ko sa hadith. Yun ang tinutukoy ko sa hadith. Okay? Pagsasakatuparan ang budo ng ganap kompleto sa panahon ng taglamig. Sa panahon ng kalagayan na kung saan ay ang pagbudo ay napakahirap. Okay? Anong katimpala mamaya? Pangalawa, wakasratul khata al masajid. Pangalawa, at ang pagpaparami ng hakbang papunta ng masjid. Pagpaparami ng hakbang papunta ng masjid. At paano pag hindi mong hakbang sumakay ka? Applicable ba sa hadith na yan? Sabi na lang ang ulama, estimated na kung hindi ka sumakay, yun ang hakbang. Okay? But of course, sabi niya, mas, of course, mas mahina yung tinatawag na, which is nakataglalakad kasi yun ang nasa hadith. Halika, sabi ng mga ulama dito, damo na malayo ang tinatawag na bahay mo sa masjid, at damo na pupunta ka doon, damo na magandipala. Damo na tinatawag na malaking ang gandipala. Damo na may malaking sakripisyo, damo na, of course, malaking ang gandipala, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Malinaw? So, ibig sabihin, ang pagpaparami na steps sa masjid. So, isa niyo, ustaz, pwede bang pupunta sa mga ganon? Paparami ng steps. Kasi marami, kasatulong katulong katayan ka. Katulong katayan yung masjid. So, ibig sabihin, kapag yan ang film mo, why not? Bahala ka sa buhay mo. Kung contract mo yan, wala problema. Basta as long ang intention mo ay yung gandipala nakasal sa halit. Okay? Okay. Ang bahala kayo sa pagpaparami ng tinatawag na hakbang papunta ng masjid. Pangatlo, tatlo na naman, wa itidaro sala ba'da sala. At ang paghintay ng sala, ng isa pang sala pagkatapos ng sala. Halimbawa kayo nagsala kami ng tinatawag na duhur, tapos gusto mong maghintay, ika nga hintay mo hanggang sa makarating ang tinatawag na sala ng asap. Ito yung tinutukoy nito. But of course, yun ay siguro pwede yan sa mga hindi busy ikaw. Halimbawa yung mga taong gustong-gusto mo natin sa loob ng masjid. Okay, but of course, hindi lahat ito ay pinagkaloban ng ganitong abor. Alam natin, mga busy tayo lahat. Mga iba't ibang karera. Di ba? May mga nasa showbiz, may mga nasa politics, at may mga nasa business. Malinaw kapatid? Okay dito. Ano ang gandimpala? Fadalik ar-ribaw, fadalik ar-ribaw. Ang gandimpala ay katulad ng nasa jihad kafi sa bilid. Arimano, ibig sabihin niya, o mga nasa tanatong na hukbo. Unang hukbo para sa pakikipaglaban. Jihad. So ang gantimpala nito ay parang kang nagsasagawa ng tanatong na jihad. Ibig sabihin, ano yung tatong na yun? Ang tatong na yun ay pagpapa, pagiging ganap, pagsasagawa ng wudu ng ganap sa tanatong na kondisyon na ito ay napakahirap gawin. Pangalawa, yung pagpaparami ng hukba ng mga hakbang papunta ng masjid. Pangatlo ay walang iba kundi ang paghintay ng sala pagkatapos ng isang sala. Ang gantimpala nito ay katulad ka na tinatawag na nakibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kabes, panapalatang isang bilang panghuli. Pagkatapos natin malaman na ganito pala ang benefisyo at walang sino man ang kaya magbigay ng benefits at gantimpala ng mga gawain na ito maniban lamang siya. Ang tanong sa ating mga sarili. Tanungin natin ang ating mga sarili. Gagawin ba natin ito o hindi natin gagawin? Yan ang malaking katanungan. Kasi bakit? Mga maraming mga tao at mga Muslim,
na alam nila ang gantimpal ng isang tinatamang gawain, pero napakatamad din ang gawin nyo. At alam nila sa kanilang mga sarili na mayroon silang kakayahan na gawin nyo. Pero bakit pagdating sa kasamaan? Alam niya na ang dulot ng kanyang kasamaang gawain ay masama, pero ginagawa pa rin niya. So yan ay magiging tanong ko sa inyo mga kapatid, at iiwan ko sa inyo yan, at naway pagdilay-dilayin niya ito, at nilalain ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na huwag paggalob sa atin at gawin magaan sa atin ang lahat ng mabuting gawain at pagsamba sa Kanya upang sa ganun tayo ay magsama-sama at magpalinsahan ng kabutihan upang sa ganun tayo magkasama-sama sa paraiso. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!